Lansari! Welcome back to my YouTube channel. Again, my name is Jen. Ang pangalan ko ng aking YouTube channel ay Introvert x Extrovert. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to hit the like and the subscribe button below. And paki-click na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga i-upload natin videos. And guys, maraming salamat sa aking mga organic viewer, lalo-lalo na sa aking mga kasari na patuloy na sumusuporta. Sa aking mga idol, mga sis, mga bro, maraming salamat. Sana po ay hindi kayo masayang suportahan ako. And mag-iwan naman po yung comments, siguro yung babalik ang tipo. Yung topic ko po ngayon ay regarding sa paano natin tataasan yung limit natin sa ating GCash. So di ba kapag ikaw ay fully verified sa GCash, meron tayong monthly limit na 100,000. So, nung una po, sa mga kasari natin dyan, mga candidate, no? Kapag kauna po talaga sa GCash, ang 100,000 po ay napakalaking amount na. Okay? Yun lang kasi, kapag ka nakiinalaman ng mga customer natin na mayroon ng GCash, talaga yung pupunta na yung tao, doon na nagpapakash in, tsaka nagpapakash out. So, yung 100,000 na monthly limit mo, talaga yung masasagal. Minsan, wala pang isang buwan, maabot na siya ng 100,000. So, ang mangyayari yan, isa na mag-sisend sila ng pera sa'yo or ng GCash para magpa-cash out, hindi mo na makapasok sa transaction kasi yung GCash mo, umabot na sa limit, hindi na siya pwede yung tumanggap pa. So, sayang din naman kasi yung charges natin or yung tubo na makukuha natin kasi 1,000 is 20 pesos. Okay? So, tapos isa pang disadvantage na 1,000 na ang limit is yung mga customer natin gusto magpayo ng GCash. Ang problema, hindi na matanggap yung GCash mo dahil umabot na siya ng 100,000. So, ang mangyayari lang, sa iba na lang siya, sa iba na lang yung bigay yung customer, sa iba na lang siyang cash, hindi siya makapag-cash out, hindi siya makapag-bayad ng mga GCash. Yan. Diba? So, para maiwasan pa natin yun, nag-try kami mag-search. Based sa research namin, meron ways, may tatlong ways para ma-increase yung monthly incoming limit mo na sa GCash. Okay? Unang-una is yung linking and cashing in. Okay, so magka-cash in ka kayo DPI or Union Bank or link mo yung GCash mo with Pioneer. So yan yung one, yun yung first option. So based dito sa GCash Help Center. Eh syempre, hindi wala naman po kami yung DPI or Union Bank account. Kaya hindi namin siya nagawa. Okay, so doon kami sa second option, which is pinning a GSIB account. Okay, so ibig sabihin, mag-create ka ng GSIM account sa GCash mo. So, mag-deposit ka ng at least 100 pesos. Okay, so, yung ginawa namin. Yung pangatong option pala is opening a GFans account. So, doon pa rin yung sa GCash, doon pa rin yung gagawin. Yung nalang hindi ko na siya, hindi ko naman tapakita yung process o yung step-by-step process naman kasi hindi naman namin siya ginawa. Okay, so, guys, keep on watching. Papakita ko paano namin i-reposal yung limit namin. From 100,000 to 500,000. Okay, so keep on watching. Thank you. So, ito na nga yung steps natin, guys. So, once sa GCash na po tayo, click lang po natin yung GSave na option sa home screen. Then, click nyo lang po or tap nyo lang po yung My Save App by BPI. So, ayan po. Open nyo lang po or click nyo lang po yung Open Savings Account. Tapos, ang next po niyan is proceed using my GCash profile para hindi na po natin manually na i-input yung mga information natin since meron naman tayong nakasave na information from GCash. And dyan po, magdi-display po yung ating name, birthday, mobile number, at email address. I-review na lang po natin, tapos check din po natin yung terms and condition. Basahin po natin, tapos tsaka natin i-pindutin yung check mark, tapos i-accept yung terms and condition. Then, once successful po, ayan po yung screen or yung message na makikita nyo sa GCash. Okay nyo lang po yan. Tapos, wait na lang po kayo ng 24 to 48 hours. Baka ka-receive po kayo ng email or text from BPI na na-create na yung account ninyo. After maka-receive ng confirmation, puntahan mo lang ulit yung GCash, click mo yung GSave. And then, makikita mo yung savings account mo with BPI. Ayan. So, magdi-deposit kayo ng 100 pesos at least. Ayan. Confirm nyo lang, next, and then pay 100 pesos. Tapos, mag-aantay po kayo ng another 24 to 48 hours. Makaka-receive kayo ng message from GCash na na-increase na yung monthly wallet ninyo
or yung monthly wallet limit ninyo from 100,000 to 500,000. So guys, enjoy and thank you po sa panonood. Salamat!